Ngayong araw, November 14, araw ng Lunes, inilabas na o lalabas na ngayong araw ayon sa DOJ yung subpoena kay Bantag at sa iba pang mga akusado. Ano po ba itong subpoena? Kasi nga po may na-file ng kaso, may na-file ng demanda, reklamo sa Department of Justice. Ang nag-file ay ang NBI, ang PNP at yung Pamilya Mabasa. Ngayon, dahil may na-file ng demanda, ang rule po dito o ang procedure, matapos ma-file yung criminal complaint, ang gagawin po ng prosecutors, ng fiscal, ng DOJ, ipapadala ito, isi-serve ito, ang tawag po dun, subpoena. Ang sa ibabaw niyan, ang nakalagay, subpoena. Ibig sabihin, sinusubpoena ka na ito, ikaw ay inaakusahan, sinasabing respondents dito sa kasong ito, sa reklamong ito, ngayon sumagot ka. Mag-submit ka ng counter affidavit mo within 10 days. I-attach mo dito yung mga testigo mo rin, yung mga kanilang mga salaysay na sinumpaan, at yung mga ano mo rin, mga documentary evidence at iba pang ebidensya. Counter affidavit ang tawag doon. Yung tawag doon sa matatanggap ng mga respondents dito, ng pinangalanan na mga respondents doon sa kaso, ay subpoena. So matatanggap nila yan. Pag natanggap na nila yung subpoena, kailangan nilang sagutin yon. At pagka nasagot na nila ito, magde-decide ngayon ang DOJ prosecutors, i-resolve ngayon yung kaso kung mayroon bang probable cause o wala. Pag may probable cause, isasampa na ito sa korte. Magiging na itong criminal case. So ngayong araw yung pag-serve ng subpoena. Panuuri natin itong balitang ito. Panuuri natin itong balitang ito tungkol sa sinasabing pagsiserve na ng subpoena ngayong araw. Ayan. Ito po. Balita ito, frontline sa umaga. Makakausap Ayan. Natin sa linya ng telepono si Suspendido Newport Chief Gerald Bantag. Ayan. Sir, magandang umaga po sa inyo. Sandali. Anuhin natin. Ayan. So, panuuri natin tong balitang to. At may reaction din dyan si Bantag kung anong masasabi niya na ngayong araw nga isi-serve na yung subpoena sa kanya. Ito po. Ganon din sa inyo at sa mga nakikinig. Good morning po. Sir, kakabasa lamang po natin ng balita na i-issue daw ngayong araw yung subpoena laban po sa inyo. Natanggap niyo na po ba ito? Wala pa naman kasi masyadong maaga pa yung araw na to. Kasi nung pumunta naman yung abogado namin, si Attorney Balisong, at yung team niya doon sa DOJ last time, wala namang subpoena. At sabi nung sheriff doon, na trabaho daw nila ang mag-deliver ng subpoena. Kaya mag-iintay na lang kami kung saan nila i-deliver. Mm-hmm. Pero ano pong masasabi ninyo, sir, na ilalabas na yung subpoena ngayon? Ano pong reaction ninyo dito, sir? Normal naman talagang procedure yon. Mm-hmm. So, kaya nung nakita ninyo, pinapuntahan namin sa abogado, wala naman. So, meaning to say, talagang prepared kaming humarap dyan dahil nga yan ang sinama nga ako sa kaso kahit hindi sinasabi wala namang direct link sa akin. So, we have to face it like a man na sinasabi ni DOJ. Mm-hmm. I understand, sir, na you have already stated that you are willing to cooperate with the investigation, pero nabanggit din po ninyo na plano ninyong maghain ng counter affidavit. Tama po ba? Ano po ang mga susunod na hakbang? Ganun naman talaga ang procedure, madam. So, at siyempre, pagka-submit mo ng counter affidavit, blah, 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 nasa kanila uli yun. Kaya nga, ang challenge ko dyan, walang patutunguhan ito kung hindi mag-step down, umalis itong si Secretary Boying. Kasi lutong-luto yung kaso agen sa akin. Kasi nungalingan lahat ang inaano niya, ginagawa niya. Kasi mayroon ng NBI na umaamin. Wala namang direct link kay Bantag eh. Tapos pinapalitan nung nung mas mataas pa sa kanila. Sino bang mas mataas pa sa NBI?
Di ba? Sino bang mas mataas sa NBI? Itong si Secretary Boying Remolla, the, ano under niya, pati prosecution, NBI na nagfile ng kaso, sana ko pupulutin. Naka-program na, nakita naman niyo kung paano siya magsalita. Sabi niya, ay, noong September 9, galit si Bantag. Talagang ginagawa na ko ng kwento ng sinungaling na Boying na yan. So, sino pa? Ito, as Secretary of Justice, sana ko pupulutin. Dapat mag-step down ka. Ito nga, may challenge ba ako sa kanya eh. Haharap ako, susuko ako kapag may warrant ako as long as bumaba siya ng as Secretary of Justice at magpa-drug test siya. Marami nang inuulan ako ng information ngayon. Sir, why? Mukhang sa statement na ito ni ni Bantag, hindi ito susurrender pag lumabas ang warrant of arrest. Ang sinasabi niya, kapag dumating daw yung warrant of arrest sa kanya, susurrender siya. Basta bumaba daw sa pwesto itong si Boying Remolla. Panoorin uli natin. The under niya, pati prosecution, NBI na nagfile ng kaso, sana ko pupulutin. Naka-program na, nakita naman niyo kung paano siya magsalita. Sabi niya, ay, noong September 9, galit si Bantag. Talagang ginagawa na ko ng kwento ng sinungaling na Boying na yan. So, sino pa? Ito, as Secretary of Justice, sana ko pupulutin. Dapat mag-step down ka. Ito nga, may challenge ba ako sa kanya eh. Haharap ako, susuko ako kapag may warrant ako as long as bumaba siya ng as Secretary of Justice at magpa-drug test siya. Marami nang inuulan ako ng information ngayon. Sir, why do you think against kay DOJ Secretary Boying? Opo, sir, why do you think bakit ganun po ang interpretasyon ninyo sa action ni Secretary Remolla? Di ba nga sabi ko, kung siya nagsinungaling sa isa, sinungaling na siya sa lahat? Dahil bakit ako nandito, di ba kagagawan niya? Mm-hmm. Nung una sabi niya, nag-usap-usap pa kami sa may isang room doon, conference room doon, na bigla niya medyo na nalilito na ako noon kasi nung unang press ko, nasagutin niya yung pagkaka-involve ko, sabi niya, preventive suspension ka ng 90 days. Yes, sir. Yes, ako nun. Yes, sir. Kasi sundalo tayo galing eh. Yes, sir, ganun. Tapos, sabi ng USIP niya, full support naman daw si SOG sa atin, si Boying. Tapos, paano maging full support yon? Nandun pa lang ako sa stage na preventive suspension sa mga mayroong pinakaharap na administrative case o sabihin na natin kahit criminal case. Wala pa akong kaso eh. Bakit mo ako preventively suspended kung wala pa naman mga kaso eh? Administrative at criminal, wala. Alright. So, sabi niya, full support. Tinanggal lahat yung mga team ko na galing BJP, pinaglaat, pabalik doon, tapos mayroon na silang tanim alak. Tinanggal lahat ng utawan ko, tapos sasabihin mo, may mga alak, may mga shabo. Ngayon, tanungin nyo, kayo mag-imbestiga doon. Lahat yun recycled. Yun yung mga nakugugat na namin. Kaya itong si, ang galing din nito, kasi kabrat nitong si Boying, itong si Katapang. Kabrat niya sa fraternity nila sa UOP yata yun. Okay. At talagang sila panda, August pa lang, sabi ko nga, nag-giveaway na nga ako. Sabi ko, sir, magre-resign na ako. Hindi. Kaya ko ngayon, dahil sabi sa kanila, sa akin, ang mga information na gustong sumikat, ganun na lang ang term natin gamitin. Kasi marami na daw pera yan si Boying dahil binenta niya yung island. Na ginagamit ngayon ng pugo ng mga Chinese operator. Okay. Sir, opo, medyo kakambyo lamang po ako. Nakausap niyo na rin po ba si Bucor Deputy Officer Ricardo Zulueta? Baka po may mga impormasyon. Nasaan kaya siya? Alam mo, nung binigyan ako ng suspension nitong si Boying, isang araw, tapos one day,
kinaumagaan, no, nag-meeting-meeting na kami ng mga BGMP. Nagpaalam ako kasi nga 90 days yun. Siyempre, magbabakasyon naman ako, di ba? Bakasyon yun eh. So, yun ang pinakahuli yung pag-uusap namin. Ngayon, nag-report na yata sila nung November na ngayon. Ano? November, basta nag-report na sila sa BGMP. Ang baka nandito siya, baka nagtatrabaho na siya doon. Okay. Sir, tungkol naman po dun sa usapin na meron daw mga kubol sa Bilibid. Totoo po bang may napatay yung 30 kubol sa panahon nyo bilang Bucor Chief? Nakakatawa talaga yan. Oh. Hindi ko, alam mo, pinulburize ko namin yan. Naging ground zero. Ito kasi, hindi naman kasi ako yung pinaka-involved mismo sa loob. Hindi ko alam kung totoong may napatay yung ganyan sa loob. Dahil ground zero ko yung labas eh. Tinira namin yung mga dormitories. Ang sinasabi ko kung kubol din, yung kwarto-kwarto sa loob, siyempre saan pupunta yung pinag-gigiba ko? Wala nang kubol sa labas. Nung pumasok siguro sila yung mga taong yon, dahil may pera siguro sila, baka nagpatayo sila, baka hindi ko ano, hindi ko naman natututukan yan, ang dami. As a DJ, hindi ko naman kasi ano concentration yung maximum. Alam mo, may maximum, may minimum pa, may medium pa, mayroong Palawan, may Dabao, Zamboanga, Mindoro, Leyte, nakita mo yon? Hindi lang naman ang concentration is dito lang sa ano. Ay, mga nakaka-nagatitik ako pinaka-warden diyan yung mga superintendent. All right. Sir, kung mayroong ganyan kumubong mga ano, nagpagawa ng kubol, kung totoong mayroon nga, ipagpalagay nating mayroon, ang dapat sumagot diyan yung superintendent na hindi na yung director general. Kaya nga hindi ako nag-uopisina doon eh, kasi gusto kong ipamukha na dapat ang superintendent naman ang in charge diyan, hindi yung pag may problema, problema kaagad ng Director General. Hindi dapat ganun eh. Parang kung nagka-problema sa BGMP Palawan, problema ba kaagad yan ng, ano, ng direct kaagad dun sa Chief BGMP? Hindi naman eh, di ba? May warden munang sasagot. At saka yung regional director niya, ganun. Eh hindi. Lahat dito, pag may problema, Director General kaagad ang pinipinpoint. Maling-mali yung ganong ginagawa. Sir, panghuling tanong na lamang po, ano, noon pong nakaraang linggo ay ibinigay niyo po isa-isa yung inyong ipinupunto doon po sa mga isyong ibinabato sa inyo. Matapos po itong pahayag na ito, sinabi po ng kapatid ni Percy Lapid na si Roy Mabasa na mukhang diversionary tactic lang daw po ito na nagsalita kayo before the media. Ano po ang masasabi ninyo dito, sir? Opinion nila yon at karapatan naman nilang magsalita ng mga ganon, hindi natin sila masisisi. Dang kasi itong Secretary Buying, siyempre nakita naman ninyo yung mga sinasabi kong ang niluto niya. Siyempre, sino ang paniniwalaan ng family Mabasa kundi yung, siyempre yung Secretary of Justice, hindi yung akusadong pilit nilang tinuturong ako. Siyempre si Buying. Hindi naman niya kilala ano ang karakter ni Buying. Di ba? Dami kong allegation. Ito pa, magre-report muna ako sa presidente kung pwede. I-grab ko na ito. Kasi sinungaling nga si Buying, baka pinagsinungalingan din niya si Presidente Marcos na dapat itra-transfer itong muntin lupa, itong maximum, minimum, medium doon sa General Tinio. Kasado na yan. Walang gastos ang gobyerno. Zero gastos. Kasi may donation doon na 334 hectares na lilipatan, magpapagawa ng kulungan yung developer sa NBP at magkakaroon ng share ang Bucor ng 35%, 65 doon sa developer. Ang sabi kasi ni Buying, ayaw ni ano ni Presidente Marcos yung planong yan, yung transfer na ganyan. Eh, zero. Walang gagastusin ng gobyerno. Zero. Win-win dapat ang government. Ang gusto daw ni Presidente Marcos ay government center. Eh, wala nang ang pondo ang gobyerno, sabi. Ano, gagastos na naman ang gobyerno para magkaroon ng government center? Medyo kalukuhan eh. Napakalaki kasi ng pera dito na parang ang nakikita ko gusto nilang ibenta.
Okay. Gusto nilang ibenta yun. After po ng mga sinabi po ninyo na mga impormasyon nitong mga nakakaraang araw, meron pa po ba kaming aasahan na bagong impormasyon o kaya po revelasyon mula po sa inyo? Mukhang marami. Mukhang marami pa. Mm-hmm. Baka gusto niyo na kaming patikimin ngayon, sir, tungkol kaya saan ito? Huwag na muna kasi kailangan ko munang i-strengthen yung information na yon kasi ayoko naman magbato ng basta-basta. Baka naman bumalik sa akin. Siyempre, kailangan ko matibay ba talaga, reliable ba yung information. Kapag yon ay talagang solid na, makakaasa kayo malalaman ninyo yon. All right. Marami. Tinutukoy ko ha. Ano yung kinasasangkutan nila ngayon? Ano ang nangyayari sa illegal drugs? Ayan. May matindi tong ano na to, ano, interview. Plinay natin ang buo kasi maraming sinabi dito si Bantag na naman, ano. Una, narinig nyo naman, may parang ang tingin ko, hindi siya susurrender kung lumabas yung warrant of arrest. Ang kondisyon niya, kailangan muna mag-resign si Buying Rimulya at magpa-drug test daw. Pangalawang napanood natin, narinig natin sa mahabang interview ito, yung sinabi ni ano ni Bantag na ano ang akusasyon niya, mayroon na namang akusasyon actually siyang binitawan. Yung tungkol sa paglipat ng bilibid, ang gusto raw ni ano, ang plano daw ni Bantag doon sana sa General Tinio, may nag-donate daw ng 300 hectares ba yan na lupa. Tapos ang developer daw ang magde-develop, tapos parang may sharing sa pag-develop nito, ano? Hindi natin makuha yung ibig niyang sabihin. Pero ayaw daw ni Buying Rimulya dito at sabi daw ni Bantag, ganun daw din kasi ang sabi ni Presidente Marcos, ni Marcos Jr. na mas gusto daw ni Marcos Jr. government center, hindi yung tulad nung sinasabi ni Bantag. Ang akusasyon ni Bantag, kasi malaking pera daw ang kikitain sa transaksyong ito. Matindi tong si Bantag. Sinabi niya, marami pa siyang mga ilalabas na mga ano, na mga issue tungkol kay ano. Tinanong siya nung ano eh, nung anchor person, tinanong siya, mayroon pa po ba kayong mga iba pang mga issue, mga ilalabas na mga issue laban kay SOJ Rimulya? Ang sabi niya, oo, marami pa. Hinihingi sana sa kanya ng anchor person na sabihin, kaya lang sabi niya, inaayos niya pa daw yung mga datos. Pero nilinaw niya sa huli kung tungkol saan yung mga ilalabas niya pa na yon. Tungkol daw sa drugs. Tungkol sa drugs. Mukhang maraming nalalaman itong si, ano, si Bantag. Mukhang ididiin niya na itong si Rimulya ay sangkot din sa drugs. Ano? Kaya malalim to. Asahan natin lalong iinit ang bangayang ito ni Bantag at Rimulya sa darating na mga araw. Ang sabi pa ni Bantag, hihingi yata siya ng audience sa presidente ng Pilipinas. Kasi ipapaabot niya yata direkta kay sa presidente ng Pilipinas yung kanyang mga akusasyon. Ang problema dito, pagbibigyan ba siya ni presidente ni Marcos Jr. na kausapin? At kung sakali mang pagbigyan siya, pag hindi siya pinagbigyan, sigurado magagalit na naman tong si Bantag. Pag pinagbigyan naman siya, inaasahan ni Bantag na pakikinggan siya ng presidente at bibigyang instruksyon si Rimulya na mag-resign. Pero mahihirapan dito, malalagay sa alanganin dito si Marcos Jr. sa awayang ito. malalagay siya sa alanganin. At itong si Bantag, suportado pa rin naman ito ng kampo ni Duterte. Tao ito ni Duterte. Kaya umiigting itong bangayan na ito ni Rimulya. Iigting ito, itong bangayan ni Rimulya at ni Bantag. Makikita ito bilang bangayan ng kampo ni Duterte at ni Marcos. Anyway, mga kabunyog, abangan natin ang mga susunod na kabanata nito. Marami pang kaganapan. Tulad nga ng sinabi ni Bantag, marami pa daw siyang sasabihin.
Sige, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa lahat. Pakishare po nito. Kailangan pong malaman ng ating mga kababayan ang lahat ng katotohanan. Dahil tanging ang mamamayang nakakaalam ng katotohanan ang hindi madadala at mapapaniwala sa mga kasinungalingan. Mabuhay po tayo, sabi nga sa John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Mabuhay po.